Isa sa mga goals natin is to touch each other's heart. Lalong-lalo kung may mga nagliligawan, gustong-gusto mo to touch the heart of the person na nililigawan mo. O kung hindi ka nililigawan ang gusto mong manligaw sa'yo, gusto mo matouch yung heart niya para mapansin ka niya at mabigyan ng attention that you like. We like to touch one another's hearts. But touching God's heart is creation's duty, privilege, and highest accomplishment. Nawa kahit natin gano'ng kagusto na mahipo, maapektuhan, mabigyan ng kaluguran ang puso ng kapwa-tao natin, lalo naman ang puso ng Diyos. What touches God's heart? Ano nga ba talaga ang mga bagay na yan? Maraming mga bagay, but today we have listed 7 great things that touch the Father's heart. 7 great things, 7 factors, 7 reasons that the Father's heart would be touched. And one of that is, number 1, obedience. Kung gusto natin na mahipo ang puso ng Panginoon, mabigyan siya ng happiness, ng joy, kailangan merong obedience. Sa Acts 13:22, binabanggit dito ang tungkol sa mga nakaraan ng kasaysayan about King Saul and King David. Nakalagay dito, after removing Saul, he met David their king. He testified concerning him. At ito yung si Lord yung nagtitestify. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. I-define dito ng Panginoon ang ibig sabihin ng a man after his own heart. Sinabi niya, he will do everything I want him to do. Therefore, a person who is after God's own heart is a person who is obedient to God's will. Kaya number one ingredient yan, number one factor that we could touch the Father's heart, obedience. Alam natin si David, marami siyang mistakes, maraming weaknesses, pero yung puso niya sa kaloob-looban nun, ang intention niya at yung willingness niya was only to obey God. And that is crucial. You want to touch the Lord's heart? Be obedient. God's word is not meant only to make us wise or knowledgeable. God's word is meant to change us. At nangyayari lang yung changes pag tayo ay sumusunod sa Kanya. Number 2, repentance. Pagsisisi. Lahat nagkakamali, pero hindi lahat nagsisisi. Lahat nagkukulang, pero hindi lahat nagsasorry. Lahat kinakapos ng kabutihan, pero hindi lahat kumikilala dito. Kaya hindi po ba? Maraming tao nagkakamali sa atin, pero sining nalalapit sa ating puso, yung mga marunong magsabing, I was wrong, sorry. Pero yung mga alam na mali sila, tapos wala naman silang ginagawa para malang admitin yon, kumisa nagkakaroon tayo ng ill feeling. Which should not happen, but it can happen. So one great factor that touches the Lord's heart is repentance. Kaya sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So yung purity ng isang tao, hindi nakasalalay sa kanyang perfection dahil walang perfect. Yung purity niya, ibinibigay ng Diyos. At sinong binibigyan ng purity? Sinong pinupurify? Yung nagko-confess. Yung tinatanggap ang kasalanan niya, ipinagtatapat at inihihingi ng tawad. So, there are 2 ways to perfection. One is the hard way, to try to be perfect yourself. At walang nakaka-achieve nun. And the second way is to receive perfection through grace of God. Ibinibigay niya through purification. At ibinibigay niya sa mga kumikilala ng pagkakamali at humihingi ng tawad. At nagsisisi. That's why, while everybody sins, not everybody will be saved, but only those that confess. Napakaganda ng reaction ng Diyos sa confession, sa repentance, laging forgiveness. Kaya sabi sa Malachi chapter 3 verse 7, return to me, and I will return to you. Lahat ng tao tumatalikod sa Diyos. One way or the other, one time or the other, tumatalikod tayo sa Diyos. Lumalayo sa Diyos. Pero paano mapapabalik ang Diyos? Simple. Bumalik lang tayo through repentance. Kaya sabi niya, return to me and I will return to you. What can make God return to us? When we return to Him. So second way to touch God's heart, the Lord's heart, repentance. Third, wisdom. Tuwang-tuwa ang Diyos sa mga wise. At yung wise kasi kung minsan sa pagkakagamit sa Pilipinas, parang negative.
Pag sabihin, wa'es yan eh. O kaya naku, nawaisang ka. Ibig sabihin, naisahang ka dahil tuso. Hindi naman tuso lagi ang ibig sabihin ng wise. Sa English siguro yung tuso, crusty, diba, scheming. Pero yung wise, ibig sabihin, meron siyang alam, yung knowledge, pero ginagamit niya yan positively para sa benefit niya at sa benefit ng iba, nagiging siyang wise. At ang Panginoon, natatouch natin pag tayo ay wise. How? Pag tinignan natin si King Solomon, alam niyo, ang tatay niya, si David, was king. Pero ngayon, si Solomon na yung king. Inalok ng Diyos, bibigyan kita ng isang hiling. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. Ang hiningin ni Solomon, wisdom. Sabi niya sa 1 Kings 3, 10 to 13, "The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, 'Since you have asked for this, and not for long life, or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor, so that in your lifetime, you will have no equal among kings.'" Nakita niyo po? Hiningi ni Solomon, wisdom. Pagka kayo, biglang tinanong ng Diyos, "Oh, ask for anything." Ano kaya ang hihingi natin? Obviously, nung humingi si Solomon ng wisdom, sabi kasi ni Solomon, "Napaka-great ng bayan na ito. Paano ko yan i-govern? Ako'y bata lamang sa isip. Wala akong alam. Ayokong magkamali sa pangunguna sa inyong bayan. So ang binibigay ko sa inyo, makilala ko ang kanan sa kaliwa. Makilala ko yung tama sa mali." Siguro sa edad ninyo, marami na rin kayo naging pagkakamali. Bagamat bata pa kayo. Pero hindi naman kayo siguro gumising isang umaga at sabi nyo, "Gagawa nga ako ng mali ngayong araw na to." Hindi siguro. Nagkamali lang. At ang mahirap na pagkakamali, yung akala mo, ginagawa mo yung tama, convinced ka na tama ka, pero mali pala. Mabuti pa nga yung alam niyang mali siya, ginagawa pa niya, at least alam niyang mali siya. Pero yung convinced ka na tama ka, pero mali ka, yun ang pinaka-terrible. Pinakamahirap turuan yung taong naniniwalang tama siya ay samantalang mali. Kaya mahirap yung hindi natin alam yung right from wrong. Halimbawa, magpapakasal ba ako dito o doon? Ito ba ang course sa pag-aaralan ko o yun? Wala naman sa Bible eh. Hindi naman sinabi na ito pag-aralan mong kurso, ito pangalan ng mapapangasawa mo. Gumagawa tayo ng maraming decision every day. Katulad ng mga ibang babaeng nare-rape dahil sumakay sa tricycle mag-isa. They have to make a decision. Magpapagabi ba ako dito sa hintayan? Maghihintay ako ng mga kasabay? Baka naman may kumidnap sa akin dito? O magre-risk ako na sumakay dito sa tricycle na nag-iisa ako na dadaan sa mga talahiban? Decision. Alam niyo ba na ang mga tao are made or they are broken by their decisions? So, lalo yung decision ng pag-aasawa. Napakalaking error yan o napakalaking tama na ginagawa. So, kailangan marunong ka ng right from left. There's something inside of you that tells you alin nga ba tama at mali. At kung pare-pareho lang tama, alin yung mas tama at alin yung pinakatama. Mahirap gawin ang desisyon, di po ba? Kaya ang sabi ni Solomon, "Bigyan niyo naman ako ng wisdom so I can make the right decisions." At anong sinabi na ating binasa? Natuwa ang Diyos. Sabi niya, "Dahil ang hiningi mo yan, ibibigay ko sa iyo. Dahil makakabuti yan sa iyo at para sa buong Israel. At dahil hindi ka humingi para sa mahabang buhay, bibigyan na rin kita. Hindi ka humingi ng kayamanan, bibigyan na rin kita. Walang magiging kasing yaman mo sa iyong panahon. Dahil hindi mo hiningi na mamatay ang iyong mga kaaway, natuwa pa rin ako sa iyo." So ano ang nakakatouch kay Lord? Yung wisdom ni Solomon. That he was wise enough to ask for wisdom. In the first place, meron na siyang beginning wisdom to start with. Tapos dahil wise siya, ang hiningi pa niya wisdom, lalo siya naging wise. So, what touches God's heart? Wisdom. God hates foolishness. Hindi cute sa Diyos yung mga error. Hindi cute yung foolishness. He hates it. So, wisdom touches God's heart. Number four. What else can touch God's heart? Humility. Pagpapakumbaba. Nasa example yan ni Lord sa Matthew 3, 13 to 17. "Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, 'I need to be baptized by you, and do you come to me?' Jesus replied, 'Let it be so now,
it is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him, I am well pleased." Ano ang nakaplease sa Father in heaven? Humility. What touched the Lord's heart? Humility. Bilhin niyo si Jesus, King of Kings, Lord of Lords, he's been there before creation. Pagkatapos, pumunta siya kay John, who was baptizing many people, at nakilala siya ni John. Sabi ni John, "Hindi po ako karapat-dapat man lang na magtanggal ng tali ng inyong sandalyas, tapos pupunta kayo para magpabautismo sa akin. Dapat po akong bautismohan niyo." Sabi ni Jesus, in all humility, "Sundin na natin yung system. Let it be. Magpapabaptize na ako sa iyo." And the Lord was pleased with that humility, and a voice endorsed him. Sabi, "I am pleased with this Son of mine." So you want to touch the Lord's heart? Be humble. Kinakamuhian ng Panginoon yung mga palalo, mapagmalaki, yung mga proud. Number 5. At ito ang bigat ng ating subject matter. What touches the Lord's heart? Good stewardship. Stewardship. Management of trust. Meaning, management of something that is not yours. Management of something na ipinahiram, hindi atin. Mabuting pamamahala ng mga bagay-bagay na atin lamang pansamantala, ipinahihiram, subalit hindi sa atin. At ano yon? Under stewardship, we have several. Ano-ano ba yung dapat na yan na ating inaalagaan mabuti dahil hindi atin at ipinapahiram lamang at dapat habang ipinapahiram, merong mangyari. One, under stewardship is time. Time is not ours. It is only lent by God. Ipinapahiram para may ma-achieve. Dapat sa oras na ibinibigay sa atin sa lupa, una, sabi nga kanina ng isa nating kapatid, dapat tayo ma-born again. Sabi sa John chapter 3, "Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God." So sayang ang oras ng isang tao na ipinanganak sa lupa na buhay ng 20, 30, 50, 70, 80 years, at sa hinaba-haba ng panahon na yun, hindi siya na-born again, mamamatay siya, hindi siya pupunta sa heaven. Because Jesus said, "Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God." So ang oras, dapat unang gamitin para ang tao masave. Magkaroon ng buhay na muli, makilala si Jesus, tanggapin siyang Panginoon at tagapagligtas, magkaroon siya ng born again experience. At, pag born again na, tapos na ba? No. Kasi ang sabi sa Matthew chapter 6, seek first his kingdom. So pag na-born again ka, nakita mo na yung kingdom. Pero may kasunod. Seek first his kingdom and his righteousness. So dapat yung oras na gagamit para ka ma-save, ma-born again ka, makilala mo ang Diyos, maging anak ka ng Diyos, at pagkatapos noon, buhay ka pa, hindi ka pa nagpupunta sa heaven, seek God's righteousness. That you will become more and more and more and more righteous with every day that passes. Kaya tayo dinadagdagan ng araw sa buhay, dinadagdagan ng oras sa buhay para madagdagan ang ating kabanalan. Sayang ang oras ng mga naging Kristiyano nga. Una, sayang yung oras ng hindi naging Kristiyano, nakamataya na, hindi pa Kristiyan. Second, naging Kristiyano nga, tapos mula nung naging Kristiyano, hindi pa namatay, humaba pa yung buhay, pero hindi umaasenso ang kabanalan niya. Sayang ang oras niya. So yung nagba-backslide, sinasayang niya yung oras, at hindi lang siya naging neutral, umatras pa. Nakita niyo yung umaakyat ka, hindi ka lang titigil, umatras pa, sayang ang panahon. Kaya ang sabi sa Psalm 90 verse 12, "Teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom." Tulungan niyo kami na bilangin ang mga araw. Hindi lang magbilang 1, 2, 3, 4, 5, kundi magkaroon ng kabuluhan ang bawat araw. Sa itinatagal, kung nag-aaral sa school, mas lumalapit sa graduation, hindi pa palayo. Hindi yung pagkatapos ng tatlong taon, shift, lipat na naman, lumayo na naman sa graduation. Palipat-lipat, pa-shift-shift, sayang ang oras. Hindi po ba? So nakikita dito, teach us to number our days. At maiksi ang ating buhay. Pag sinabi niyong maiksi ba yung 90 years, yung lola ko 90 na o 85, ang iksi nun compared to eternity. What is 90 years compared to 90 trillion years to 90 zillion years of eternity? Baliwala. At sa iksi na yon, dapat may mangyari.
dapat may ma-accomplish. Sabi sa James 4:14, you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Isa ka lang parang usok na lumalabas sandali at pagkatapos ay nawawala. So, under stewardship, we must be good stewards of time. Everybody is equal in the sense that everybody has 24 hours. Huwag niyong sabihin sa akin na ibang tao may 26 hours a day. At yung iba 18 lang. Pero bakit merong mga may na-accomplish at merong wala? Time management. Marunong silang magbilang ng oras. Not only to count the days, but to make the days count. Sa traffic na lang, anong pwede niyong gawin? Na lang naman magmukmuk. O mag-daydreaming. Samantalang pwede kami mga notebook, nakasulat dyan ng mga prayer item, pray kayo lang pray. So habang gumahaba ang traffic, mas bumabadal kayo. Mas pagpe-pray nyo pa ang maraming tao. E di naging blessing. Pagpupunta kayo sa mga doktor o pipila sa mga enrollment, ang haba-haba ng pila, anong gagawin mo? Magpapakyot na lang ng papakyot doon o mag-aying-aying at eyeball-eyeball at kung ano ng mga paggagawin. Bakit hindi kumuha ng mababasa para yung inilagi mong 30 minutes sa pila, nadagdagan ng yung alam? Ang oras dapat ginagamit sa tama kasi hindi na naibabalik pa. Walang oras na bumabalik. You will never pass this way again. For instance, this date will never come again in your life. Pag sinayang nyo to, it's forever sayang. Sa sarami mga tao, magtatawagan, anong ginagawa mo? Wala. Bored. Killing time. Kulang na nga ang oras sa mundo, pinapatay nyo pa. Killing time pa, daydreaming, patunga-tunganga, kailangan laging may nangyayari. It's very important. Everybody has 24 hours. Ano pa ang dapat na ingatan sa ating stewardship? Another T, kanina time, ngayon talent. Kasi hindi yan atin, pahiram lang ng Diyos. Pag isinoli natin, dapat may kita ang Diyos, may interest, may tinubo, may nangyari sa talent. Sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. Every good and perfect gift is from above. So lahat ng talent galing sa Diyos. May mga tao, binigyan ng talent kumanta, imbes purihin ng Diyos, kumakanta pa sa mga nightclub, kumakanta pa sa kung ano-anong lugar, na lalong nag-encourage sa mga tao na magkasala. Meron, binigyan ng talent mag-drawing, at pinag-drawing naman yung mga hubo-hubo at mga kung ano-ano ng mga malalaswa, nagamit pa yung talent para ilayo ang tao sa Diyos imbes ilapit. Merong talented sa speaking, pero persuasive language ginagamit nila to deceive people, to sell products that are worthless, or to create intrigues, baliwala yung talent na yon. Pati beauty, God is the God of beauty. Pero maraming kagandahan ginagamit sa pangaakit, ginagamit sa mga maling paraan, imbes to glorify God, nagagamit ni Satan. So lahat ng mga yan, gifts of God, dapat gamitin for God's glory. So anong talent nyo? Whatever it is, nagagamit yan for God's glory. Halimbawa, ang galing-galing nyo sa geometry, tapos puro sa billiard nyo lang ginagamit. Aba, magagaling sa geometry ang mga nagbibilyard at physics. Talagang magaling, applied yan. Pero hanggang, okay, well it is not bad kung hindi naman kayo naguubos ng oras na sobra at hindi kayo nagpupustahan at hindi yung ginagawang sugal. Pero kung yun lang ang ginagawa nyo sa buhay. Pagtagal-tagal, pag itinanong mo, sino ba ang sumulat ng kartilya ng katipunan, hindi masagot. Absent kasi nung itinuro at bilyard ng bilyard. O recess ng recess, o skip ng skip. Sayang ang panahon. Yung talent na binibigay sa atin ng Diyos is for God's glory. You are stewards of it. Alam nyo, pag humarap tayo sa Diyos, tatanungin kayo, anong ginawa mo sa talent na pinahiram ko? Ginamit mo ba to serve Satan or to serve God? Another T that is part of good stewardship is treasure. Lahat ng material things, lahat ng mga kayamanan na yan, bigay ng Diyos. John 1:3, through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So John chapter 1, sinasabi sa atin very, very clearly. Check nyo yung verse. Through Him, all things were made. So lahat ginawa, lahat ng nilikhang bagay sa Diyos. So yung bisikleta nyo, yung kaldero nyo, yung computer nyo, yung knapsack nyo, yung sapatos nyo, lahat yan galing sa Diyos. Pero, ginagamit ba natin yan correctly? Meron bang good stewardship? Yung mga buong pantalon, sinisira, bine-blade-blade, para maging cute. Di ba? Yung mga buo, sinisira. So, bad stewardship. Treasure dyan eh. Marami mga young people, yung malilinis na pader, sinusulatan, pinapadumi.
Diba? Kung ano-anong ginagawa nila, yung hindi nila iniingatan yung mga material wealth na bigay ng Diyos. Mga pagkain na nasasayang sa buffet, kukuha na ang dami-dami tapos ititira. Ibigay ng Diyos, natatapon. Lahat yon from God. We should be good stewards. At kayo, lalong-lalo, sino sa inyo mga estudyante, raise your hand? Mga estudyante, okay, thank you. Yung pera na binibigay ng magulang nyo para kayo mag-enroll, dapat good stewards kayo. Hindi, uy, bakit ka computer engineering? Eh, kasi nang maikli ang pila ng registration. Hindi na iniisip, ipipila ko to, ibabayad ko to, tapos mamaya aayaw na naman ako, ulit na naman, ibang kurso na naman, sayang yung pera. Tapos yung papasok, gumagastos ang magulang, binibigyan ng pera, tapos yung pala, hindi naman pumasok. Kung ano-ano ang mga field trip at mga kung ano mga iniimbentong lakad, di pala totoo. Tulad niyan, kaya enrollment lang, kickback time na naman ng mga estudyante. Palibasa't hindi alam ng mga magulang na nag-aararo doon sa Tugigaraw kung magkano talaga ang ibabayad, dinadagdagan. Kaya pag-enrollment, punong-puno ang mga sine. Ang mga mall, punong-puno ng tao. Ang daming pera ng mga estudyante. Yung perang pinaghihirapan ng mga magulang, hindi masyadong naiingatan. Hindi naman lahat. Pero siguro lahat ng nakangiti, guilty. Uy, biglang serious kayo, ha? Pero yung material thing yun, mga notebook, mga papel, mga kung ano-ano, lahat ng bagay na yan galing sa Diyos, iisipin nyo. Si Satan is not a creator, therefore there's nothing that comes from him. There are only many things from God that he misuses and borrows wrongly. But everything belongs to God. Isa pa dyan na dapat tayo na good stewards of our own bodies. Yung ating katawan, pahiram pa rin yan ng Diyos. Sasabihin ng iba, anong pakialam mo, katawan ko to? Ang sabi sa 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. So glorify God in your body. Pati katawan natin, hindi natin pag-aari, pahiram pa rin ng Diyos. Kaya pag isinoli sa Diyos, dapat glorifying. Hindi ko takot-takot ang tato. May drawing pa ng mapa, nasa balat. Ang dami-daming papel sa buhay, bakit sa balat nag-drawing? Tapos kung ano-anong ginagawa sa katawan, hinihiwa, nilalaslas, diba? May mga naghihikaw pa ngayon sa dila, sa ilong, baliwala na daw yung hikaw sa ilong, lalo naman baliwala na yung hikaw sa tenga. Ang uso na ngayon, hikaw sa tonsils. O, makikiuso kayo. Kung ano-anong iniimbento ng mga tao to destroy their body. Lahat ng bisyo, drugs, smoking, alcohol, pagpupuyat ng wala sa lugar, destroying the body, the temple of the Holy Spirit. Pag-involved sa premarital sex, dishonoring the spirit that resides in the body of man and woman. Nakikita natin yung mga maling paggamit ng katawan. At kung nyo swing, bakit? Katawan ko to ah. Sabi sa Bible, you are not your own. You were bought at a price. So glorify God in your body. Wala tayong karapatan na sirain ang hindi atin at pati katawan natin, hindi yan sa atin. Kailangan magamit for God's glory, not for satanic attacks on people. Lalong-lalo yung mga magaganda, dapat mas maingat. Kasi mas madalas gamitin ni taning ang magaganda kesa sa mga di magaganda. Siyempre, hindi naman kaakit-akit yung hindi maganda. Diba? So yung magaganda, ang gagamitin niya na pang-akit. Pero alam niyo, sa tingin ng Diyos, lahat maganda. Sa tingin lamang ng daigdig, may maganda at may pangit. Kasi influence tayo ng advertising, ng Western and Greek standards of beauty. Pero sa Diyos, maganda lahat. Kaya pag nananalamin kayo, sabi mo, glory to God, ang ganda mo. Talaga naman na, alangan namang sabi ng Diyos, teka, gagawa nga ako ng pangit na tao. Imposible. Kailangan yung standard ng advertising kasi ano dapat ang height mo, anong complexion mo, ano dapat ang shape ng ilong mo. Influence lang yan sa atin ng Greek standards of beauty. Kaya huwag tayong papa-influence doon. Dapat ang standard na pinapairan natin sa buhay natin yung God's standard of beauty. And what is that? Everybody is beautiful. And the deeper concept of beauty is the beauty of the inner self.
Yan ang dapat na aalalahanin natin. So, we are stewards of our own bodies. Huwag natin ipagamit yan kay Satan. Another, we are stewards of other people. Under our care, under our influence, and under our authority. Nung pinatali Cain ang kanyang kapatid, Genesis 4:9, tinanong ng Panginoon sa kanya, nasaan ang kapatid mo? Siyempre, hindi naman dahil nagtatanong ang Diyos dahil alam niya. Gusto lang niya na ma-realize ni Cain ang ginawa niya. Ang sabi ni Cain, am I my brother's keeper? But obviously, the answer is yes. Yes, you are your brother's keeper. And yes, you are your sister's keeper. Kung meron tayong influence or authority or leadership, we must take care because it is a ministry of stewardship. Hindi mo ginagamit ang mga tao under you para sa iyong sariling kapakanan. Hindi mo sila ini-influence o pinapakilos para lang sa sarili mo. Because that is wrong leadership. But leadership is to drive people and point people to Christ and to assist them to get there as quickly as possible. Another area of stewardship is occupation or work or ministry. Kaya kung gusto niyong tandaan niya, ang tatlong T, T-T-T at O-O-O. One's body, other people, and then now occupation. Your work or your ministry. Si Adam, nung kinirate ni Lord at binigyan niya ng super intelligence, sabi sa Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it. So yung ating occupation, pananagutan natin yan sa Diyos. Yung ating trabaho, yung role natin sa buhay, mga ministries natin sa church, sa pamilya, sa bahay, sa workplace, sa bayan, lahat yan nananagot tayo sa Diyos. And we should be good stewards. So pinag-usapan na natin, nakakalima na tayo ng ways to touch God's heart, right? 5 areas. Number 6, lalampas na tayo sa stewardship. Faith. Faith touches God's heart. Nung i-describe lahat ng great men and women of the Bible sa Old Testament, ang sabi sa Hebrews 11:1-2, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancients were commended for. Yung mga taong nauna na nung sinaunang panahon, yan ang kinilala ng Diyos sa kanila, yung kanilang pananampalataya. Bakit? Hindi pa ipinapanganak si Lord, hindi pa dumadating si Kristo, pinaniwalaan na nila. Naniwala sila sa bagay na wala pang pruweba. At yun, malaking bagay that touched the Lord's heart. Kaya sinabi, because of that, they are able to touch the Lord's heart. And because of that, they were commended by God. 7, and the last item that we're discussing this morning, to touch the Lord's heart, worship. You really want to touch the Lord's heart, be a worshiper. Napakahalaga ng ministry of worship. Sa 2 Chronicles 20, 21-22, may giyera, panahon ni King Jehoshaphat. Sabi dito, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, give thanks to God for His love endures forever. Saan kayo nakakita ng gera na ang nasa front line, musicians, singers, and dancers? Sa gera na ito. At sinabi dun sa Bible, and the Lord set ambushes for the enemies. Ipinatalo ng Diyos yung mga enemies. Why? Because at the head of the army were the dancers and the singers and the musicians. Because God was pleased with worship. You know, to win against our enemies, hindi kailangan na napaka-powerful mo. Hindi kailangan na napaka-witty mo. Hindi kailangan ng gadgetry, weaponry. Ang kailangan mo, kampihan ka ng Diyos. At pagkakampi mo ang Diyos, panalo ka. And worship touches God's heart. Ano-ano yung elements ng worship? A, music. Worshipful music. Nung si King Saul, umalis na yung favor ng God sa kanya at lumipat kay David, ipinatawag si David para tumugtog dahil si King Saul pinupuntahan ng evil spirit at ginugulo. But whenever David would play the instrument, the evil spirit would leave. Kaya napakahalaga ng worship.
Pero dapat magandang tugtog, maayos na tugtog, planong tugtog, hindi basta kung ano na lang. Kasi worshipful. Sabi sa 1 Samuel 16:23, whenever the Spirit of God came upon Saul, David would take his harp and play. Then relief would come to Saul. He would feel better and the evil spirit would leave him. Gusto niyong layasan kayo ng masasamang espiritu, tumugtog kayo kay Lord. Music that comes from the heart, aimed at glorifying God, drives away evil spirits. Nakita natin yung example. And then another thing, element of worship is dance. Worshipful dance. Si David, noong merong profession for God's glory, nakarecord sa 2 Samuel chapter 6 yan, naghubad siya kanyang damit at nagsayo siya before the Ark of Covenant. When David returned home to bless his household, Michal, daughter of Saul, came out to meet him and said, "How the king of Israel has distinguished himself today, disrobing in the sight of the slave girls of his servants as any vulgar fellow would." Nagsayo si David before the Ark of the Covenant of God in a procession all over the city. Naghubad siya ng damit, ang natira lang yung undergarments niya, for God's glory. Nainsulto ang asawa niyang high class na si Michal. Sabi sa kanya, "Wow, ang galing ng ginawa mo ngayon, ha? Nagkalat ka sa harap ng lahat ng tao. Ba't ka naghubad doon at nagsayaw? Ginayaw mo yung mga vulgar slaves." Pero ang hindi na-appreciate ni Michal, yung tradition sa Israel, na pag merong king, yung number one servant of the king, disrobes to dance before the king, hindi para mag-burlesque, kundi para ipakita na wala siyang honor by himself, that he is naked by himself, at nagpapakahumble-humble siya in the presence of the monarch. Kaya ang ginawa ni David nung nagsayaw siya before the Ark of the Covenant, nagubad siya, like those slaves. Because in the presence of God, he treated himself as slave. Nahubad sa puri, hubad sa dangal, walang ipagmamalaki sa Diyos. Tulad ng oblation sa UP. Meron ba dito mga taga-UP? Alam niyo yung symbol ng UP? Yung oblation. Yung lalaking nakahubad at nakatingala sa langit, nakadipa. Kasi this is a symbol of the Filipino youth. Nakahubad before God. Walang knowledge, walang honor, nothing. Pero sinasabi niya, "Lord, I am there. Clothe me with knowledge and wisdom." Yan ang ibig sabihin nun. Kaya siya nakahubad. Kasi parang wala akong maipagmalaki. Hubad ako sa iyong harapan. Kaya ganoon ang ginawa ni David. Natuwa ang Lord sa sayaw. Pero si Michal, hindi siya natuwa. Ininsulto niya yung worshipful expression ni David. So ano nangyari? The following verses, sabi doon, "And Michal remained barren and childless all her life." Nagkaroon siya ng sumpa. Kasi ininsulto niya yung pagsayaw ni David before the Lord. It delighted the Lord and she insulted the act. Kaya sa kanya napunta yung galit ng Diyos. So dance as part of worship. Another, of course, part of worship na kailangan nating maintindihan to touch the Lord's heart is the offering. You know, the offering is one of the most important acts of worship. Kasi pag nagbibigay ka ng offering, parang nagbabayad ka ng buwis. Di ba ang gobyerno, pag nagbabayad ka ng buwis, ino-honor mo yung government, kaya ang tax evaders nakukulong dapat. Kasi, hindi mo ino-honor yung gobyerno. Si Lapu-Lapu, kaya sinugod ni Magellan, hindi siya nagbigay ng tribute. Kasi kahit maliit na halaga, ibinigay niya, parang ino-honor niya na ang King of Spain over him. So pag kinikilala mo ang Diyos na King over you, nagbibigay ka ng offering, it is important. At sa Bible, meron tayong dalawang makikita ang fine examples of offering. One is the expensive quality offering. So Matthew 26:6-13. While Jesus was in Bethany in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, one which he poured out on his head as he was reclining at the table. When the disciples saw this, they were indignant. "Why this waste?" they asked. "This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor." Aware of this, Jesus said to them, "Why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you do not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial.
I tell you the truth. Wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. So, an expensive offering, the scent of a woman. The alabaster jar, pinakamahal na possession ng isang babae. Binasag niya yung mahal na perfume, binuhos niya sa Panginoon. Sabi ng mga kasama niya, mga disciples, sayang, dapat hindi na lang inilagay sa katawan ni Lord. I-denonate na lang, ibebenta natin yung pinagbentahan, ibibigay natin sa poor, mas mabuti pa. Kaya sabi ni Lord, huwag niyo siyang guluhin, yung poor lagi niyo kasama, ako hindi lagi. So tinanggap niya yung expensive offering. At sabi niya, this will be a memorial to her. She will always be remembered for this. So the Lord loved the expensive offering. Kaya dapat marunong tayong magbigay ng expensive offering, hindi lang yung mga maliliit, mga barya-barya. Kailan pag meron tayong mga gamit, yung magaganda, mahuhusay. Pag meron tayong gagawin na pagsayaw, pagkanta, gandahan natin ang mga isusuot, gandahan natin ang mga equipment. Hindi basta-basta, kasi ang Diyos natin hindi basta-basta. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang, sige na, maintindihan na ni Lord, Christian naman ang makikinig. Kailangan lagi yung maayos. So, very expensive, very good, very exquisite gift. Nagustuhan ni Lord yun. At meron din pangalawang gift na nagustuhan siya. So kanina, the scent of a woman, yung perfume, di ba? Now, yung little but give it all offering. Another woman gives a very little offering in Mark 12:41-44. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a fraction of a penny. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. So kanina, the scent of a woman, at ngayon na naman, the scent of a woman, but scent as in centavo. Parehong scent of a woman, pleasing to the Lord. Yung isa ang mahal-mahal ang binigay niya, natuwa ang Diyos. Kasi yun ang ma-afford niya eh. Pero itong babae naman na pangalawa, pinanood ni Lord lahat yung nagbibigay ng offering. Yung mayayaman, ang lalaki, siguro binabagsak nila sa kon, bam! Kasi supot-supot na mga pera. Pero itong babae, sabi niyo, ganun lang yung tunog. Kasi ang liit-liit na ang nipis-tipis na mamera. Pero sabi ni Lord, tingnan niyo yung babae niyan. Yan ang pinakamalaking offering. Huwag niyong gayahin ha, baka maghanap din kayo ng mga mamera sa offering. Kaya pinakamalaki ang offering niya, kasi yun lang talaga pera niya. Ang binilang ni Lord, hindi yung binigay niya, kundi yung natira pagkatapos ang bigay. Kaya yung mayayaman, ang laki ng binigay, pero alam naman ni Lord, mas malaki pa yung naiwan sa bahay. Kaya hindi siya na-impress. So you know what the Lord counts? Not what you give, but what you still have after you give. At may nakita tayo dito, binibilang pala ni Lord yung offering. Nanonood pala siya. And this is one area where we can touch the Lord. Kita nyo na please si Lord dun sa offering. You want to please the Lord? Give your best. Hindi pa kung ano-ano lang. Marami pa nga dyan eh, pupunta pa sa banyo pag offering time. Magpe-pretend na hilo o inaantok o nagpe-pray. Nagde-deadma pag umiikot na yung basket o yung plate. Kailangan nakikita natin, ba, I'm ready to make an offering. So, nakikita natin, another area of worship, of course, is thanksgiving. Mahalaga yung pagpapasalamat. May 10 lepers, pinagaling si Lord, nagbalikan eh, isa lang. Nagpasalamat. Sabi niya, teka, kung naaalala ko, 10 yung pinagaling ko, ba't isa lang bumalik? Ibig sabihin, inahanap niya yung thanksgiving. That we should thank God. So, to conclude, there are many other ways still that you can find to touch the Father's heart. But suffice to say for now, we have discussed 7. And out of the 7, marami pang subheadings and subtitles. David, a man after God's own heart, is one of our inspirations. Ang in-honor ng Lord, bagamat may error siya, may mga pagkakamali, yung intention niya to obey God. Ang tanong ko sa inyo, before I leave today, to allow you to go through your schedule today, after whose heart are you? Sino ba gusto niyo talagang i-please? Sino ba gusto niyong i-impress? Sino ba ang inyong tunay na audience?
i-define nyo agad kung sino ang inyong audience. Because it depends on who our audience is, that's how we behave. Kasi kuminsan may kausap ka, salita ka ng salita, pero hindi naman siya talaga ang interest mo. Another person na nadidinig ang yung sinasabi. Therefore, yun ang tunay mong audience. Sometimes, kinakaya-kaya mo yung isang tao para impressin yung ibang nanonood. So, yun ang audience mo, ginagamit mo itong prop. Maraming mga bata, maraming mga kabataan, thank God, ang audience nila yung magulang. So, they want to achieve dahil gusto lang iwi kay nanay ang mga ganggapalangganang medalya, di ba? Ang mga grade na A plus, di ba? Ang mga honor, gusto iwi kasi ang audience nanay o tatay. Kung ang audience nyo lang, yung classmate, yung cute na malalim ang dimple, ang babaw naman ng audience na yun. Kasi maraming taong may dimple, di ba? Kung talagang pag nakikita ko yung dimple niya, natutunaw ako. Kaya kung ano-anong ginagawa mo, pag nandoon siya, namumula ka na, nagkakandatumba-tumba ka na sa pagpapakyut. So, yun ang audience. You've got to define who your audience is. Dapat ang audience natin, si Lord. Na sa mga sinasabi natin, kahit may iba tayong kausap, yung nadidinig ni Lord, concern natin yan. May ginagawa tayo na i-impress yung mga tao, pero ang iniisip pa rin natin, si Lord, alam niya talaga yung intention ko, siya talaga yung audience ko. Have God as your audience. Be good stewards. Touch the Lord's heart. And you will have a full life.